mini vlog! Right after ng Tilex event, dumiretso na nga pala kami ni Daddy Bay sa Tanay Rizal. Sa mga nagtatanong po kung taga doon kami, hindi po. Meron po kami swimming doon. Tapos nauna na yung family ni Daddy Bay. Kasama na rin nila si Avi, RV at Kuya Wazel. Inabi na kami sa daan. Sobrang nakakatakot kasi wala man lang ilaw. Feeling mo, biglang may dadaan na mumu at bigla ka na lang matutuklaw ng mga snake. 11:30 na nga pala kami nakadating sa resort. Kaya hindi na rin ako nakapag-video kasi medyo madilim. Pagising namin sa umaga, siguro mga 6 AM to. Nagpakulo na agad si Daddy Bay ng tubig para sa kape namin. At habang inaantay nga namin kumulo, tinitignan ko tong tubig ng ilog. Grabe, napakaganda. At sobrang linaw talaga. Tapos, nilabas na ni Daddy Bay yung self-heating meal na dinala namin. Isa nga lang pala yan. Order siya ng 7 pieces. Kaya lang, next week pa dadating. Water nga pala yung unang nalagay niya. Pero pwede din naman. Then, next na yung rice. Then, ilagay na din yung ulam. Nakalimutan ko na naman nga pala kung anong flavor yan. Basta yung parang adobo na may star anise. Ganun yung amoy niya. Tapos, nilagyan niya na ng tubig yung heating bag. Remember, hanggang doon lang po sa may guhit. Tapos, cold water yung ilagay nyo. Maya-maya lang, magbo-boil na yan. Pag nag-boil na, pwede nyo na po ilagay yung rice meal. Mag-antay lang po kayo ng mga 15 minutes. O kaya, kapag wala nang lumalabas na usok sa may butas, goods na siya. May kasama nga palang yogurt meal, self-heating meal na binili namin. Sa mga nagtatanong naman po ng kape na iniinom ko, Coffee Co. Cafe Mocha. Coffee Co. Bekenemen. Kasama nga pala naming bumaba si Ngalngal. Siya talaga yung dahilan kung bakit maaga kaming bumaba. Umalngal na naman ang umalngal. Binaba na lang namin para hindi magising si ate mo Avi. Tulog pa siya katabi yung wawa niya. Pati nga pala si Pipita kasama namin. Kasi pwede naman yung pet dito. Tinitignan ko lang yung water pero alam na alam ko talagang malamig. Ang sarap lang talaga sa ice yung mga ganitong tanawin. Kung papipiliin mo ako kung swimming pool o yung mga ganito, ako 100% dito ako sasama. Bet ko talaga yung mga nature kineme. Medyo umaambun nga pala nung mga time na yan. Kaya sobrang lamig. Maya-maya lang nakatulog na naman tong singalingan. Ang bilis, 'di ba? Isa pa nga palang pet na kasama dito si Piper. Dog siya ng tita ni Daddy Bay. Dog na kung ituring ay parang baby. Hinaharot nga niya si Pipita kaya lang si Pipita masyadong mainit ang ulo. O ayan, ready na yung rice meal namin. Sobrang perfect nga pala nito sa mga camping. Tubig lang ang ilalagay mo, okay na hindi mo na kailangang mag-apoy. Mili nga din pala si Daddy Bay ng portable na kalan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ayan nga pala yung mga kapatid ni Daddy Bay tsaka mga pinsan niya. For the chika agad ang mga person. Sayang lang kasi hindi kami nakapag-bonfire. And dapat you know. Masyado na kasi kami ginabi ni Daddy Bay eh. Merong ring dito sa mismong ilog. Tapos eto naman yung kubo. Small kubo at saka big kubo nga pala yan. Good for 30 packs. Kapag sumobra naman kayo sa 30 person, alam ko 100 pesos per head ang bayad. Maganda yung place, malinis. Tapos syempre sobrang refreshing dito. Yun nga lang, walang signal. Kaya talagang baba ang lahat ng cellphone. Makakapag-banding kayo ng maayos. Mababaw lang din yung ilog kaya sobrang perfect sa mga bata. Ayan nga pala si Miguel, ang birthday boy. Siya ang dahilan kung bakit kami nandito. Pwede ka nga rin palang magtayo ng tent dito. Hindi ako sure kung may bayad. Kaya maya lang, tinry naman ni Daddy Bay itong self-heating meal. Sa adobo na may egg. Mili kasi siya ng self-heating bag at saka ng rice. Yes po, pwedeng bumili ng separate. Hindi ko na naman alam kung anong oras na to pero gising na si ate mo, Avi. Singalngal naman, nagising na rin. Unti-unti na rin nagigising ang mga person. Ito talaga singalngal, tulog manok. Bandang mga 7:30 AM. Ay, nag-swimming na yung mga bata. Di ko ma-imagine kung gano'ng kalamig. Nakatulog nga pala ulit singalngal. Ito nga pala yung kwarto namin. Meron siyang apat na bed. Tapos, pwede ka rin namang maglatag dito sa baba. Meron siyang hagdan pataas. Diyan naman natulog sila kuya mo Wazel. At yung mga kapatid ni Daddy Bay. Inakyat muna nila si Avi dahil baka gisingin lang si RV. Malamig dito kahit hindi ka na mag-electric fan. Tuwang-tuwa sila kay Avi eh. Tapos dito naman sa may labas ng pintulang namin, naglagay ng tent yung kuya ni Daddy Bay. Tapos ayan yung overlooking mo. O diba, ang sarap sa ice. Umaambun pa rin ng mga time na yan. Hindi naman ako masyadong nakapaglibot kasi hawak ko lagi si RV. At kung hindi naman si RV, si ate mo Avi. Salitan lang ganun o ano kuya Wazel kaya pa? Parang basang sisiwa. Dito sa may bandang kaliwa namin, meron ding dalawang tent na malaki. Kung hindi nga lang sana maulan, pipiliin kung dun kami nila Daddy Bay. Tapos eto naman yung hagdan pababa at paakyat. Sa kabilang side ng kubo, meron ding hagdan. Maya-maya lang, bumalik na rin ako dito sa may bed. Kasi nagising na naman si Ngalngal. Hindi ko nga pala siya pinaliguan dahil ang lamig-lamig. Pinalitan ko lang siya ng damit. May mga damit nga palang binigay sa kanya yung mga pinsan ni Daddy Bay. Sapatos at laruan. O diba, hindi na naman ako bibili. Ganon din ako dati kay Ate Avi. Lagi lang din siyang binibigyan ng mga pinsan ni Daddy Bay kaya halos hindi na ako bumili. Gusto ko lang namang makipaglaro Ngalngal pero bakit ayaw mo na naman? Maya-maya lang din, bumaba na rin kami. Tapos ibinaba na rin ni Daddy Bay yung mga binili niyang marshmallow sa bonfire niya kasi balak talaga to ihawin. Pero dahil hindi nga natuloy kagabi, itinuloy niya pa rin ngayong umaga. Grabe, ang sarap talaga ng marshmallow na inihaw. At gusto nga ni Daddy Bay na matikman ng lahat. Una niyang binigyan si Kuya mo Brian. At syempre, ano pa nga ba, approve kay Kuya mo Brian. Sabi niya, ihaw pa daw si Daddy Bay ng mas madami. Si Kuya mo Ashong, nagustuhan niya din. Anong oras na yan pero umaambun pa rin. Kaya ramdam na ramdam mo talaga yung lamig. Singal nga.
tingal naman, pinanggigigilan na naman ni ating Mumimi. Eto namang batang to, napakadaldal din. Pag kinausap mo yan, hindi pwedeng hindi yan sasagot. With matching tawa-tawa pa yan. Maya-maya lang din, nilabas na ni Daddy Bay lahat ng mga marshmallow na binili niya. May ube flavor, mangga, at yung isa naman plain lang. Habang nag-iihaw nga si Daddy Bay, napansin ko pabalik-balik tong mga to. Akyat baba sa ilog. Sobrang dami nang nagsuswimming, halos lahat. Kaya sabi ko kay Daddy Bay, paliguan niya na rin si Avi. Kaya lang day, hindi siya sanay sa tubig. Paano ba naman kasi napakalamig? Eh nasanay kasing maligo yan ng warm water lang. Since birth. Kasalanan ko talaga to eh. Ayan tuloy, lamigin si Avi. Tapos sabi ko, pagpahingahin niya muna. Baka kasi nagulat lang siya. Nilublob ulit ni Daddy Bay. Nako, wala talagang pag-asa. Mga malaman kung natatakot ba siya dyan sa tubig o nilalamig. Nagkamali kasi ng approach si Daddy Bay dyan. Paggalapag na paggalapag kasi nila kanina. Doon niya nilagay sa may umaagos. Feeling ko natakot at saka nagulat si Avi. O baka naman talagang nilalamig lang siya. Pinsan nga pala ni Daddy Bay to si Maris. Siya yung nagbigay ng mga damit ni RV kanina. Lingon-lingon nga pala siya dyan. Kasi natatakot siyang makita ng anak niya na may buhat na ibang bata. At ayan na nga, nahuli siya. Dahil tinutulak niya si RV. Buti na lang to the rescue si Wawa. Hawak ko na kasi dyan si Avi. Kaya si Wawa muna yung kumuha kay RV. Pinapakalma ko siya. Feeling ko talagang nilamig lang. Kasi kahit nung buhat ko siya nanginginig pa. Sabi ko naman kay Daddy Bay, magbanlaw at magbihis na siya. Dahil nakakaramdam na ako ng pagod, alagaan niya naman si Avi. Ayan nga pala yung kitchen ng resort. Tapos eto naman yung mga restroom. Dalawa o, di ba bunga? Malinis at maayos din yung CR nila katulad nung kitchen. O, sino ka naman dyan? Akyat nga namin, tinopak na naman tong singalngal. Buti na lang talaga magaling magpakalma tong daddy niya. Kaya medyo nailapat ko yung likod ko sa higaan. Makikita nyo naman yung itsura ko, mukha na naman akong ipis na pagod. At dahil humiga nga ako, nagising siya. Kaya lumabas na lang kami ng kwarto. Meron kasing natutulog, baka makaistorbo lang kami. Patingin-tingin na lang ulit ako dito sa mga tanawi. Para medyo mawala yung inis ko, charo. Alam mo yung antok na antok ka, tapos wala kang magawa? Anak pa. Si Daddy Bay ulit yung humawa kay RV at natulog naman. Tapos ako yung pahabol-habol kay ate mo Avi. Medyo napagod na si Daddy Bay, kaya umupo siya. Ay, ve, hindi pwedeng umupo, nagising talaga singalngal. Sa kabilang side nga pala, dito nakapark yung ibang sasakyan. Itinawid pa ng ilog yan, day. Pero ngayon, kailangan nang ilabas. Kasi merong magsisimento ng daan. Mamaya, hindi na kami makakadaan. Kaya no choice, kailangan na naming ipunta yung sasakyan dun sa may parkingan talaga. Habang nakatingin nga kami dyan, si ate mo Pipita may tinatahulan. Nang aaway na naman siya, day. Napagod na ako kakahabol kay Avi, kaya sabi ko kay Daddy Bay, palit naman kami ng alaga. Wala nga pala akong balak maligo nung mga time na yan. Dahil hindi rin ako sanay sa lamig ng tubig. At isa pa, wala namang mag-aalaga sa dalawang to. Hindi nga nagtagal at nagtantrum sa tong ate mo Avi. Akala naman niya susuyuin namin siya. Hindi nga pala namin ini-spoil yan. Dahil alam namin kami din yung mahihirapan. Pinsan nga pala ni Ate Avi yan. Hello, Ate Zai. Eto, kakantahan na yung may birthday. Diyan nyo dyan, tumanta kayo. Kanta muna. Happy birthday to birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sana magka-girlfriend na ako. Bibigyan na ako ni Kuya. Aray! Ano ba? Ano? O, narinig nyo yon. Hindi niya na daw kailangan i-wish na magka-girlfriend siya kasi bibigyan na siya ng kuya niya. Ang kulit talaga ni Kuya Mugigi. At nung pauwi na nga kami, saka pa lang naisipang mag-swimming nung iba kasi mas mainit na yung panahon. At sabi ko, itry ulit ilublob si Avi. Naisip ko kasi baka nilalamig lang siya kanina. May dalawang batang naiinggit. Gusto ulit nilang mag-swimming, kaya lang yung mga gamit nila na ibaba na dun sa sasakyan. Medyo nag-warm na yung tubig nung ilog, pero ayaw pa rin magbababa ni Avi. Feeling ko nag-i-inerte na lang siya. Kaya maya-maya lang din, binihisan ko na. Buti na lang medyo naging okay yung panahon. Akala kasi namin magtutuloy-tuloy yung ulan eh. Bandang 2 PM, naglakad na kami nila Daddy Bay papunta dun sa parking. Medyo dahan-dahan lang ako kasi malubak at maputik yung daanan. Nadaanan nga rin pala namin yung iba pang resort. Yung iba may swimming pool at saka may ilog din. Tapos glamping style. O, di ba ang ganda? Nakakita nga rin kami ng mga malalaking manok. Tapos mas mabalahibo. Natanong ko si Daddy Bay kung anong tawag sa mga ganyang manok. Kaso hindi niya rin alam. Kayo, alam nyo ba? Charot. Kumapunta sa parking lot, meron palang waiting area dito. Tapos meron yung parang piso wifi. Nantay muna namin yung iba dito. Tapos nung medyo kumpleto na kami, ayan, tatawid na kami sa ilog. Ibibita nga pala yung pinahawak sa akin. Si Avi naman, hawak ng Tito Buknoy niya. Tingal-ngal, nandun sa daddy. Si Pipita talaga yung pinahawak nila sa akin. Para in case na matumba ko dahil sa mga bato, hindi maaksidente singal-ngal. So, parang okay lang sa kanila na ako at saka si Pipita yung maaksidente.
ganun. Charot, for safety lang din talaga. Si Pipita takot na takot. Pero kaya namang mag-swimming nito eh. Ako yung hindi kayang mag-swimming. Sobrang mabato kasi yung daan. Medyo nadulas pa nga ako dyan eh. Delikado din talaga kung singal-ngal yung hawak ko. Habang inaantay nga namin dumating yung iba, inikot namin yung iba pang resort. Ay, parang mas bet ko dito. Kasi merong swimming pool tapos may ilog din. Tapos andito na rin yung parking lot. For me, mas convenient to. Di naman daw kasi nila alam na merong ganito. Yung name nga pala ng resort na pinuntahan namin ay Puerto San Andres. Siya na yung pinakadulo. 10,000 pesos yung rent namin for 22 hours. Parang ganun. Nung nasa parking area na nga pala kami, nakita ng pusa sa ate mo, Avi. Aba, kinakausap at kinakalaro pa niya. Nung umalis, sinahanap niya. Nung kumpleto na nga pala kami, ready to go na. Sa kabilang sasakyan si Pipita. Pati si ate Avi at Kuya Wazen. Si Daddy Bay naman, magbamotor lang siya. Pero kasabay niya yung iba pang mga pinsan niya na nakamotor din. Hindi na ako sumama sa kanyang magmotor kasi ako yung hahawak kay RV. Dito naman kami nakasakay sa tita niya. Habang nasa biyahe nga pala, dalawang beses muntikan na akong majab sa sasakyan. Buti na lang may nadaanan kaming gasoline station. At nung umatake ulit yung tiyan ko, buti na lang medyo malapit na kami sa bahay. At mabuti na lang din na hindi traffic. Dahil kung hindi na ako magkakala talaga ako. Pasensya na nga pala kasi hindi ako makapag-shoutout ngayon. Pero dito ko nga pala i-announce isang follower na masipag mag-share, mag-comment at saka mag-react. Hello sa'yo, Frabicor. Ikaw ang winner this week. I-chat mo po ako. Para naman po sa iba dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi every week naman may mananalo. Tapos kapag nag 60,000 followers na ako, meron akong pag-giveaways para sa 6 na mananalo. Kaya sana po keep on sharing, react at saka comment. Kapag dumami na po yung budget ko, mas marami na po ang winner, promise. Yun lang. Salamat!